Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello guys, welcome back to my channel. Update na naman tayo ngayon sa To Have and To Hold. At paalala lang po na bawat na mag-post ng mga video nila. So itong si Doom guys ay na-confine siya sa hospital kasi iba daw yung pakiramdam niya sa binuntis niya at parang yung morning sick guys. So, tinawagan ni Raquel si Gavin at dali-dali siyang pumunta doon sa hospital. So, pagdating niya, tinanong si Dom kung ano ba ang pakiramdam niya, okay ba lang daw siya, at kumusta daw ang baby, pero huwag naman daw mag-alala kasi okay naman daw ang baby niya. At sinabi ni Gavin na magpunta muna daw siya sa information at nagtanong siya doon sa nurse kung mayroon pa ba daw bilhin ng mga gamot. So yun na nga guys, nabili na niya at mayroon na daw mga sulat doon at susundin na lang daw niya yun. Sinabi ni Raquel na mag-asikaso lang daw siya sa doon sa information kasi mag-discharge na si Doom. So, nagsusuot na si Doom ng sapatos guys at sinabi ni Gavin na siya na daw kasi baka mahihilo siya. So, yun na nga guys. At lumabas na sila sa room. At sinabi ni Raquel na punta daw muna si Gavin doon sa bahay nila para maalagaan si Doom, pero tinanggihan niya guys. At doon pala si Erica kasama niya at nakita niya. Kaya siguro daw ayaw niya na magpunta doon sa bahay ni Raquel. So sinabi ni Erica na i-prioritize daw ang baby niya kasi importante naman yun sa buhay mo. So, si Gavin guys ay doon sa apartment niya. So, naghanda siya ng pagkain para doon sa kay Grace at sa kay Doom. Pinapack niya sa plastic guys. So, dumating itong si Erica at sinabi niya na wrong timing daw siya guys at sana nag-text muna daw siya bago siya pumunta doon. Pero sinabi ni Gavin na pwede naman daw sila mag dinner date pag may off si Erica at kung kailan daw siya merong bakante. Kasi Sabado daw pero hindi pwede kasi magkita sila ni Grace at saka ni Daryl, mag dinner daw sila. So, sinabi niya na pwede ka namang sumama kasi para daw makilala siya ni Grace at para daw maiba daw yung expression nila sa kay Erica na mabait naman daw si Erica kung makilala nila. So, tumanggi itong si Erica guys, baka kasi sabihin ni Grace na ipal daw siya. Alala din ni Erica na mag 3 weeks na pala sila sa relasyon nila. At hindi ito sinasabi sa iba guys, kundi sila lang dalawa ang nakaalam. Tumawag itong mami ni Gavin sa phone guys at nag-usap sila. So, sinabi niya na kumusta naman si Doom at okay na ba siya. So, nakalabas na daw. So, sinabi sa mami niya na kailangan na alagaan mo si Doom at ang anak mo kasi yun ang kailangan daw nila. At dumating itong asawa niya guys. So sinabi niya na sana magkaayos na daw sila, pero sinagot siya sa asawa niya na it's very complicated daw ang nangyari sa kanila. At itong si Grace at saka si Raquel ay nag-usap sila guys. Susuka daw si Doom at iba ang pakiramdam niya.
So, sinabi ni Grace na hindi naman daw siya ganyan dati at okay naman daw siya. Pero sinabi niya na parang hindi lang daw yun ang may nararamdaman niya. Pero I think daw na merong sakit sa puso si Dom kasi sa nangyari sa kanila ngayon. Kailan ang okay ni Gavin, sinabi pa niya na kung magkabalikan daw sila ni Gavin at ni Dom ay mas okay siguro. At yun pa nga guys ang sinabi niya kay Grace na ang kapal daw ng mukha ni Erica kasi sumama pa doon sa hospital. Doon na nga guys sila sa dinner nila, si Erica, si Gavin, si Grace at saka si Darren. So, sinabi ni Grace na bakit hindi ka pala nagsasabi sa akin o nag-text man lang na kasama pala daw si Erica. So, very busy daw today at kaya hindi na niya na sabihan. At andito tayo para kumakain, di ba, at mag-enjoy sa gabi. So, nagsasabi na si Grace, guys, nang hindi maganda sa kay Erica. At itong si Erica ay mabait kasi siya, so hindi na lang siya nagsasalita. Sinasabi ni Grace na sana kung umuwi ka lang kay Ate Dom, ay mag-okay na daw sila. At it's better daw na uuwi na siya sa kay Dom. Pero itong si Gavin, guys, ay ayaw niya kasi sinabi niya na wala naman daw masama ang ginawa ni Erica. At sinabi ni Gavin na favorite daw ni Grace yung pastry ni Erica. Pero nag-respond siya na hindi na daw niya favorite kasi nasusuka daw siya kung titingin siya. So, tinanggap na ito ni Darren, guys. So, sinabi ni Gavin na mag-uusap daw sila doon sa office. Pero sinagot siya ni Grace na bakit daw doon sa office na tayong dalawa lang. Dapat dito daw para marinig daw nila kung ano yung sinasabi nila. So, hindi na maganda yung dinner nila, guys. At hindi na sila nakakain. So, umalis na itong si Grace, guys. At sinabi niya na kung hindi daw susunod si Darren ay maglalakad siya. So, si Erica, guys, ay umiiyak na lang siya ng parang pa-secret at hinawakan ang kamay niya ni Gavin, guys. So, hanggang dito na ako, guys, at abangan natin ang susunod na episode sa next time. At sa hindi pa dyan nakasubscribe, huwag niyo na akong kalimutang pindutin ang notification para maka-update kayo sa mga next video ko. So, maraming salamat, guys, and bye!